Okay, we're recording na ulit. Now, yung mga pinagdadaldal ko lang naman kanina, actually, is I was just apologizing for my absence here in social media kasi hindi ako naging active sa social media kasi as most of you know, introvert talaga kasi ako. Hindi ako maharap sa camera, hindi talaga ako nagsasalita sa public, etc. ganyan. And this is basically outside of my comfort zone. Now, why am I doing this now? Or why did I do it? Or why am I doing, not did? What? May tumatawag. Why am I doing it now? Bakit hindi dati? Or, I mean, sorry. Na-distract ako. Bakit ginagawa ko siya sa isa kong mentorship program? Kasi I'm a co-mentor in another program and ginagawa ko siya. Nagla-live kami roon every launch, etc. ganyan. Kasi, basically, there are people who are relying on me and I cannot let them down. Okay? The live sessions had to be done to make the launch successful. Okay? Pero syempre, kung ako naman masusunod, hindi ako magiging live, di ba? So, that's the reason why I procrastinated with going live dito sa Top Dog Copywriter. Kasi, ayoko nang humaharap sa public. Now, bakit ko na nga siya ginagawa ngayon? Kasi I realized the power of social media and of course, the responsibility na makapagbigay ng value sa inyo. Okay? Hindi lang naman pwedeng ano, kumbaga, hindi lang naman sa email list pwede magbigay ng value. Kasi, to be honest with you guys, I'm a writer kasi. I'm a copywriter. What I do is write. Hindi ako humaharap sa camera. Hindi naman ako artista, di ba? So, nagbibigay talaga ako ng value sa email list ko, which I actually commented here sa baba, sa comment section. Okay? Now, let's go to our agenda tonight. Originally, this is, ano, itong time slot na to, 7 to 8 p.m. or onwards, etc. Originally, this is for my live Q&A sa Top Dog Copywriter program ko. However, the latest batch kasi, they just finished yung course or program and they have no questions. I mean, I structured the course so no-brainer talaga. As in, kahit grade school, may intindihan kasi yung course. Okay? Siyempre, hindi naman literal yun. Pero, alam mo yun. I don't know, no? Kasi wala pa namang grade school na nag-review talaga ng course ko. But, I made it super simple and easy to understand. Kaya wala sila masyadong questions. And I am proud of it. Eh, kaso, wala naman akong magawa. Gusto kong, magbigay ng value. So, sabi ko, sige, instead of going live inside the private group, why not go live dito sa public or page ko. Okay? Tapos pinost ko na lang ito sa private group. Now, let's go back to our agenda tonight. Since wala tayong questions, wala akong magawa, etc. Pero guys, if you have questions, feel free to ask para masagot ko yung mga nandito ngayon. Pero ngayon, what I decided to do is to share with you my emails that won or that generated 160,000 in just 5 days last January. Actually, that was 320,000 around, mga ganun, around double eh, 320,000 pesos in just 5 days. Pero affiliate lang kasi ako and the commissions were 50%. So half nun, 160, yun yung napunta sa akin. Okay? Affiliate lang ako nitong program na to. Kasi basically, itong program na to, EUI, or Email Underground Intensive by Jan Pagulayan and Alan Mo. Nag-enroll kasi din ako dito last year? Hindi last year. 2 years ago, around 2 years ago. However, I was not really able to apply everything that I have learned in EUI right away. Even though nagka-copywriting na ako prior to that,
especially sa own businesses ko, kasi employed ako that time. Employed ako that time. But nung nag-resign ako, ginamit ko ulit or ni-review ko yung mga natutunan ko sa EUI and I applied it sa clients ko, sa course ko, and I have generated more than seven figures dun sa mga businesses na yun. Now, ginamit ko ulit siya kasi nag-open sila nung January. Nag-open sila nung January and ang nangyari, nag-announce sila late ng affiliate marketing opportunity sa mga students nila. And I did not hesitate. I joined. Why? I already have an email list. I have my market already. And I just promoted it doon. So ito yung mga emails na ginamit ko. Type 1 if you want me to share this to you. I cannot really share yung access, but and anyways, sige. Type 1 guys if you want me to share this with you. And hindi ko naantayin sa comments section, but let's start studying yung emails ko. As I have said, sobrang biglaan lang nung launch. So, hindi to, kumbaga, this is not my best copy, but it generated that much. Now, if you want to generate that much, enroll ka sa Top Dog Copywriter. Yeah, anyways, email number one was sent last January 15. Sabi ko dito sa subject line is, for me, this is the easiest form of copy to write. So bakit ko, wait lang, I'm just going to create a copy just in case may mapindot ako or something, tapos hindi ko ma-edit mamaya. Ayan. Ayan. So, sige. Review, etc. So, bakit ganito yung email subject line to? Kasi, easiest is what people want. Hirap pala mag-type. Ngayon lang ako magre-review live ng sarili kong email. Lagi kong nire-review sa mga students ko eh. Pero this is kumbaga, ang goal ng subject line guys is for the email to get opened. Yun lang yun. And of course, mapansin siya dun sa lahat ng emails na yun. And i-click, of course. So, to get the email opened, you have to say something that will make them curious. Okay? So, minsan, you could also incorporate what's in it for them. Ano bang magiging nila kapag in-open nila yung email na to? Okay? So for me, this is the easiest form of copy to write. Wait lang. Punta lang ako sa live ko. Ayan. So, sabi ko dito, hi first name. Ito yung code sa email autoresponder ko. So, kapag kunyari, Darwin. Hi Darwin siya sa lalabas sa email. One of the most common questions my subscribers ask is this. Darwin, what's the easiest form of copy to write? So parang ito lang yan. And my answer has always been the same. I'm just going to zoom it in. Hindi na ako siguro magko-comment kasi ang tagal. So ito, bakit ito yung unang line ko? Kasi
busy ang tao. Busy ang tao. Contrary to popular belief, kapag hindi ka, pag hindi mo in-state sa first line ng email mo, yung what's in it for them, malamang sa malamang i-close nila agad yan. Unless they really, really like you na. Okay? People don't have time to read most emails that land on their inbox. So, they have to know what's in it for them sa first few lines pa lang ng copy mo, ng email. Okay? So, one of the most common questions my subscribers ask is me is this. Darwin, what's in it? What's the best or easiest, form of copy to write? So, ito na yung what's in it for them. Matututunan ko yung easiest form of copy to write. And my answer has always been the same. But before I go into detail, let me clarify that it's easy to write any form of copy. So, syempre, gusto ko silang, ayaw kong mawalan sila ng pag-asa. Gusto ko magkaroon sila ng drive pa rin to become copywriters or to learn copywriting. Okay? So, dito kasi, kapag binanggit mo to, ang objection nila is, ay, baka yung ibang forms of copy, mahirap naman isulat. Which in fact, hindi naman. Okay? So, it's easy to write any form of copy. Parang inano ko lang, binasag ko lang yung objection agad. Now, you will see here na hindi ko binanggit agad na my answer has always been the same answer. Wala. Hindi ganun. Bakit? Kasi I wanted them to be curious, ano ba yung tinutukoy ko? Meron lang what's in it for me. So, meron lang akong kind of cliffhanger. So, they will read every sentence or every word that I will write. Titingnan ko lang ulit yung live. Guys, comments or questions. May insights ba? May natutunan ba kayo? Kahit nandito pa lang tayo. Kasi, guys, kung makikita nyo, galing subject line, nakakailang lines pa lang tayo, pero ang dami ko ng insights na nasha-share. Type 9 if may mga natututunan na kayo just after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lines of copy. 7 lines of copy, guys. Type 9 if may natututunan na kayo agad. Let me know. Kasi kung wala, itigil natin ito. De, joke lang. Anyways, what's not so easy is making sure it's persuasive. So, syempre, ayoko naman sila mag-expect na sinasabi mo lang yan para mag-enroll ako sa Top Dog Copywriter. Diba? So, sinabi ko rito na hindi naman madali siya gawing persuasive. Kumbaga, madaling magsulat pero mahirap gawing persuasive. I mean, hindi ganun kadali. So, how do you compel them to take action? How do you write it so that it resonates with your readers? How do you make them buy? How do you make them believe in themselves? So, itong mga to, and a lot more. Itong mga to, bakit ko siya in-enumerate? To give value. To give value and insight. To give value and insight. Bakit? Kasi, ang susunod na question, pag binanggit mo to, what's not so easy is making sure it's persuasive. Ang susunod na question nila is, Darwin, paano ko ba gagawing persuasive yung copy ko? So, binalik ko sa kanila yung tanong, how do you compel them to take action? How do you write it so that it resonates with your readers? How do you make them buy? Mga ganun. Kumbaga, if they just answer these questions, magiging persuasive na yung copy. But of course, I did not go into detail sa sagot ko rito kasi mag-iiba yung topic ng email ko eh hindi naman yun yung topic ng email ko and a lot more. Now it would be almost impossible for me to answer all of this in detail. Yan yun yung sinasabi ko inside one email kasi these topics rabbit holes yan. As in sobrang sobrang lalim na yan kapag
sinagot mo sila. Okay? Ito mismo malalim. Ganun din to, ito rin. So yun. So hindi kaya sagutin in one email. So, let me go back to the original question. After I ano, medyo sumegue ako kasi ganun naman sa ano eh. Ganun naman kapag nagkukwento ka eh. 'Di ba? Umiiba ka ng topic. Pag nagkukwento ka, yung totoong kwentuhan lang ah. Pag nagkukwento ka, pag may kakwentuhan kang kaibigan, nag-iiba ka naman ng topic minsan. Tapos babalik ka, going back. Ayun nga, yung sinasabi ko, mga ganun. O, balik tayo sa ganito. Ayan. Diba ganun lang naman pag nakikipagkwentuhan? Kaya, lagi ako, this is not to brag ah, lagi ako nakaka-receive ng email na ang sarap basahin ng emails ko. I really love your emails, etc. Makikita mo yan sa post ko sa ano, sa personal profile ko. May mga screenshots ako kanina. Lagi ako nakaka-receive ng mga ganong responses. Bakit? Kasi madali lang basahin yung email ko. Bakit? Kasi parang lang akong nagkukwento. Or nakikipag-chismisan. Okay? Para lang tayong nag-chismisan kapag nag-isusulat ako ng email. So, ayan. I'm not saying na ano ah, na this is the best way to write emails. Kasi if you can be straight to the point, you can. If you want to be, ano, tawag dito, if you want your email to be short, you can make it short. Kung ayaw mo nung parang paligoy-ligoy na parang nakikipagkwentuhan, pwede rin naman. Pero, what works best for me, not necessarily sa lahat ng email marketers, is para lang ako nagsasalita. Pag binabasa nila to, it's as if nasa harap nila ako at nagkukwento ako sa kanila. Okay? Now, going back, ayan, parang ganon, going back to my email, Darwin, inulit ko ulit to para, alam mo yun, para ma-remind sila, para saan nga ba't yung email na to? Di ba? Now, going back, Darwin, what's the easiest form of copy to write? For me, and I admit, I'm being biased here, it's emails. Okay? Eto, kailangan mo bang sabihin? Hindi. Pero ba't ko sinabi? Kasi nga, para lang nakikipagkwentuhan. Guys, type kwento if, ano, if gusto mo yung kwento emails. Type kwento. Ayan. Now, guys, ano, favor pala for those who are watching here. If you are liking the content that you are hearing right now, kindly tag your friends or share this sa news feed nyo. Okay? Thank you guys. Thank you. I appreciate it. Now, sabi ko dito, I'm being biased because they're my favorite and I specialize with writing launch emails for course creators. Kasi course creators ang clients ko or ang market ko. Launch emails. Yan. Now, why do I find writing emails easy? Parang, ang question kasi, sinagot ko na to. Ang next question, bakit emails ang ano, ang madali, etc. I can enumerate a number of reasons, but here are on the top of my mind right now. I was playing safe here kasi of course I could never enumerate all the possibilities. Syempre kung ano lang yung nasa isip ko nun, and nagmamadali ako magsumulat ng email. Kasi nga hindi naman to planado. Kung kailan ko siya sinend, doon ko lang rin siya sinulat. Ayan. It's not that long compared to sales letters. If you've seen a sales letter before, sobrang haba niya. And ilang linggo yon guys. Ilang linggo sinusulat. You can write 2 days, ganyan. I've written one in under 4 hours. Hindi, mini sales letter. Hindi naman full sales letter talaga. In under 4 hours. That included the research. Pero hassle. Sobrang nakaka-pressure. So it's not that long compared to sales letters. Sales letters normally take time to write. You need massive research to make sure you're able to answer all the objections your target market. Bakit ko 'to ina-explain? Kasi I have to justify itong
point na to, hindi ko naman siya barang babanggitin lang tapos wala na. Pwede, pero mas maganda kung may explanation. Okay? Para wala na silang bakit ganun, bakit ganyan. And they're lengthy too. I've written sales pages of up to 40 pages long. I've seen some that had 70 pages, and that's true. There's really no standard here kasi one of the most successful sales letters ever written only had 2 pages, yung The Wall Street Journal. Some of you might be familiar with this, yung ano, dalawang college student na graduate, etc., etc., na ano. Ayan. Pero that's one of the classics, and ang ganda ng pagkakagawa ng copy. Now, because of the length, sales letters are tested out longer than emails. Not to mention, they're more difficult to revise. In emails, you can easily write another one if the previous campaign didn't generate results. So, basically, turo ko na lang din to, no? Not part of the email. Pero ang sales letters kasi is, hindi mo siya matetest agad-agad. Kasi ganito yung email. Pwede kang mag-set sa autoresponder ng ano, ng subject line, for example. Subject line A, subject line B. Tapos, kung ano yung manalo, isa-send yun sa 20% ng ano, ng subscribers mo. 10% sa A, 10% sa B. Kung sino yung manalo, yung mas mataas na open rate, yun yung ipapadala sa 80% ng subscribers mo. So, na-test mo siya agad. Pero ang sales letters, kailangan mo pa mag-antay ng traffic, kailangan mo pa mag-antay ng mga taong mag-view niyan para lang malaman mo kung ano yung headline na mag-work. Now, paano kung ano, hindi talaga nag-work yung buong sales letter? Ulit na naman. As in weeks of ano na naman, weeks of tawag dito, writing something. Something that is super long. Okay? Pero kapag inano mo yan, kapag ginawa mo 'yon sa email, mag-send ka ngayon, hindi pa katapusan ng mundo kasi pwede ka mag-send ulit bukas. And it wouldn't take you 3 hours to write an email. May mga nagte 3 hours pero 'yun yung medyo baguhan pa lang. Ito siguro 15 minutes ko lang sinulat or ewan ko, 30 minutes. Hindi ko matandaan, pero definitely hindi yan lalagpas ng 1 hour. Kasi kung ano lang talaga yung nasa isip ko, yun lang talaga yung sinulat ko. In emails, you can easily write another one. And if the previous campaign didn't generate the results, hindi ka bumenta, pwede ka bumenta bukas. And number 2, unlike Facebook ads that have a lot of policies, kumbaga in-explain ko lang talaga bakit mas maganda yung emails or yun yung mas madali. Kasi unlike Facebook ads, maraming policies, sa emails, wala masyado. So, ayan. Sa Facebook, mababan yung account mo, etc., etc. Pwedeng maban yung account mo kapag nagkamali ka ng sabi, mga ganyan. So, mas madali talaga yung emails. Basically, ang ginagawa ko dito, guys, is binibenta ko yung emails sa kanila. Binibenta ko na, mas madali nga talaga yung emails. Sige na, gusto kong matuto magsulat ng emails, parang ganun. Kasi, afternoon, kapag gusto na nila magsulat ng email, pag sold na sila sa thought na email marketing is easier than Facebook ad copywriting, than sales page copywriting, mag-enroll sila sa EUI kapag pin-remote ko na yan. Hindi ko pa siya ipopromote dito, if I'm not mistaken, hindi pa rito. Kasi waiting list pa lang siya. Hindi pa dito, sa mga ibang araw pa. Pina-prime ko pa lang yung readers ko. Inaano ko pa lang sila. Kine-change ko muna yung mindset about emails, about copy. Ganyan. Number 3, emails build personal relationships between your readers. So, ito na naman yung explanation. Bakit ito totoo? Bakit ito tama? Tapos may explanation. Tama nga si Darwin. Ganyan. So, hindi ko na babasahin lahat para matapos natin tong email na to. Kasi I have a commitment din maya-maya. Anyways, nasa na ba ako? Of course, you still need to gather data. Ayan, nasa part pa rin ako ng explanation, etc. And
yun nga, sabi ko dito, 'di ba, ano, builds relationships between you and your readers. Tapos since ano to, it's something na parang mahirap i-prove, talaga ba nakakapag-build ba ng relationship yung emails? I had to post a screenshot or include a screenshot na nag-reply sa akin yung tao sa email ko. So sabi ng reader, "Thank you so much, Coach Darwin, for this very timely email message that I received from you as if you have really written this for me." Unang sentence pa lang yan, uy, oo nga, nakapag-build nga ng relationship yung emails. Kasi yan, I keep on changing my mind, etc., etc. Pag binasa mo, ayan, sige, pasahin na nga lang natin, my mind, which niche I am going to choose, which path I am going to take. Itong second sentence ba na to ay sineshare mo sa lahat ng tao? Hindi, di ba? Sineshare mo siya sa mapagkakatiwalaan mo, sa kilala mo, sa gusto mong tao, yung tinatawag na ano, know, like, and trust, if you've heard of this ano phrase, KLT, know, like, and trust. Hindi mo yan babanggitin, gusto kong kanino lang. Sa may KLT mo lang yan babanggitin. And I have built that kind of relationship with my reader. Kaya komportable siya i-send to. Sabi niya, you're right, tama daw ako. Huwag madaliin. Worry about the food to put on the table muna talaga ako sa ngayon. I really have realizations on this. Thank you so much again. Siyempre, hindi ko na sinama yung apelido. Diba? Okay. So guys, let me know by typing number 5 in the comment section below if you want to learn how to write emails like this one. Kasi pwede ka naman mag-enroll sa Top Dog. Pwede akong gumawa ng email marketing course. Hindi ko alam, pero wala pa akong time. wala pa akong time. Anyways, the best thing with emails is that, and sabi ko, there are a lot more replies similar to that one, but you get my point. The best thing with emails is that you can reply to them and build stronger relationships with those who reply. Reply to them. Pwede ako mag-reply dito. So, actually, I did. If I'm not mistaken, I did reply to this email. Para, diba, nagbibuild ka ng relationship sa emails mo, sa broadcast. Nag-reply ka, stronger relationship yun. Okay? The best thing with emails is that, will they buy your offer when you finally present it to them? You bet. Binigyan mo ng value, binigyan mo ng nagustuhan ka na niya, etc. You appreciated the message that he or she sent you. In-acknowledge mo yung ping niya. Tinulungan mo siya. Hindi pa ba siya bibili? Imposible. Imposible. Di ba? The best thing with emails that you can paulit-ulit. You won't even need much persuasion powers because you've already built rapport. Hindi mo kailangang maging salesy. Hindi mo kailangang maging pushy. Uy, bilhin mo na to. Type 7 if ayaw mong maging salesy. Now, my question is, would you like to learn how to write emails that make people buy your stuff? Yan. So, nag-raise ako ng question that will trigger their interest. Sabi, kumbaga parang, gusto ko yan. Mga ganon. Gusto ko yan. Yun yung tin-trigger ko rito. Now, next, reply to this email with your single biggest challenge when it comes to writing persuasive emails. Tapos, to becoming an email copywriter. Nagpapahapyaw na ako. Mark Darwin Balasweet. You've seen people who do this. Yung may parenthesis, quotations dito. It's funny, ang feeling is like Marvel.
'di ba, yung Marvelous may after credits, yun yung feeling. Pero I wanted to be ano, different. So simply lang, simple lang. Mark Darwin Balasu. That's it. Ayoko nang gumaya. Ayoko nang gumaya sa kanila. Kasi marami na silang gumagawa nun. I mean, dito sa Philippines, it's effective for them. And I agree. Kasi nakakatuwa. Actually, when I was reading their emails nung bago-bago pa lang, inaabangan ko yung sa dulo. So, it's really effective. It's really effective. Pero it's not for me. So, hindi mo kailangan, hindi mo yun kailangan dito. Eto, PS. Pahabol sulat. The course that's responsible for my email copywriting success will finally be open again next week. Nagpapahapyaw na ako. I mean, eto nagpapahapyaw, pero eto talaga in-announce ko na. So, sabi ko nga sa inyo, biglaan siya. January 15 ko to sinend. January 18 open na. Yan. After 1 year of being close to the public, my mentors, John Pagulayan and Alan Ngo, are opening their doors again to the email underground intensive. Sign up to the waiting list here. They'll be adding more lessons, so I'm excited too. Kasi kung nakita nila na, uy, ang galing ni Darwin magsulat ng email ah. Tapos meron pang ibang lessons, enroll nga ako. Now, before anything else, let me be transparent with you. I am an affiliate of EUI and I'll get commissions when you enroll using my link. Ayan. So, I was honest. I was honest lang na magkakaroon ako ng commission, etc. Kumbaga, hindi ko na siya tatry itago pa. Okay? They'll be, sorry. Now, ano yung reason bakit, ano, bakit nila kailangan mag-enroll using my link? Kasi may mga bonuses ako. So, I have prepared bonuses. How to write persuasive copy in 25 minutes or less, Notion task management template, simple income expense tracker, 10 headline, subject line, template and formulas, etc. Don't want to sound too salesy, use this formula, etc. Ayan. And number 6, meron pa pala. Oops. Ay, hindi. Tama. Kala ko pareho, son. Ayan. So, another training. So, 6 bonuses para gamitin nila yung affiliate mo to. That's kind of parang bribe. Kasi, imagine, no additional cost to them. No additional cost to them. Tapos may makukuha silang additional. Gagamitin nila yung link ko. Wala silang makukuha. Gusto lang nila ako. Pwede silang mag-enroll, pwedeng hindi. I mean, using my link. Pwede silang, pwede nila gamitin yung link ko, pwedeng hindi. Pero sure na sure ako, kapag may bonuses kang nilatag dyan, mag-enroll sila gamit yung link ko. Ha? Magfa-follow up pa yan sa akin, uy, ginamit ko yung link mo. And actually, marami. Yan. Uy, si Ivy. Hi, Ivy. Yan. Wala tayong ano eh. Wala tayong live Q&A sa Top Dog kasi walang questions. Pero, kamusta ka, Ivy? Kwentuhan tayo minsan. Yan. Anyways, ayun. Ito na naman yung link. Join the waiting list. Bakit? Bakit nandito na naman siya? Nilagay ko na siya dito. Kasi, para hindi na siya mag-scroll up tulad ng ginawa ko ngayon lang. Mapapagod siya, di ba? So, kailangan talaga, if ang goal mo is magpa-sign up sila sa isang link or maklik nila yung isang link, dapat nakakalat siya kung saan siya logical. Huwag naman link dito, link na naman, link na naman, link na naman. Yan. Hindi naman ganun. Kung saan yun lang siya logical. So, yan, meron dito. Tapos, yun. Actually, tapos na pala yung email. Next time, siguro guys, yung mga ibang emails, reviewin natin. Nakakatuyo pala ito ng lalamunan. wait lang, stop share. So, yan. Next time, siguro, reviewin natin yung ibang emails, guys. But, yun yung, ano, yun yung first email that I sent to my list. 1 out of 10 emails that I sent to my list promoting a program na affiliate ako.
So I did affiliate marketing dito sa Philippines. Local program. Local program. Di ba? So yun, that's it guys. Siguro ano ba? Let me know in the comment section below yung key takeaways niyo. Let me know in the comment section below yung mga key takeaways niyo. Para naman alam ko how I can improve my content, how I can improve yung gusto niyong makita or gusto niyong matutunan from me. And if kailangan ko ba pang ituloy ito sa mga susunod. Yeah. Anyways, I will just post valuable content from time to time sa page ko. As I have said, I will be more active sa social media, hindi lang sa emails, ganyan. But I would really appreciate it, guys, if you could subscribe to my email list, which is nandito sa baba yung comments. Nasa comment section, yung link. Si Bash. Hi, Bash. Late na ako nakapasok. It's okay, no worries. You can watch the replay. But I suggest skipping dun sa 8th minute kasi hindi pala naka-on yung mic ko kanina. Mga 7 to 8 minutes akong nagsasalita ng walang mic. Yeah. It's okay. Guys, I would really appreciate it if you could share this to your news feeds so that more people will see. Okay? Kasi right now, I believe a lot of people should see or learn copywriting. Especially ECQ, especially crisis pa din na naman or something. Walang stable job right now. And I really believe that people should be upskilling right now. That this is the perfect time to upskill was years ago, and the second best time is today. You don't have to enroll to the Top Dog Copywriter just to learn copywriting. You can follow yung emails ko, yung content ko, ganyan. But if you want it fast, of course, Top Dog Copywriter yung recommendation ko. But I really suggest, or I really hope that more people will be aware of freelancing, of online businesses. Kasi nothing's certain right now. And mahirap mawalan ng trabaho bigla. I know some people na nawalan sila ng trabaho bigla. Kala nila stable yung income nila or yung job nila, etc. And now, bigla na lang yung nawala sa kanya or kinuha. Just because of the pandemic. It's sad, but you have to be prepared. I mean, let's face the facts. But COVID is not going away sometime soon. Most probably. I don't know. Pero, just to be sure, more people should see these opportunities. I implore you guys, share this sa news feeds nyo para kumalat sa network nyo. So yun lang. I hope you learned something tonight. I will have a meeting 14 minutes from now. Pahinga muna ako. Till next time. And sabi ni Ivy, true, tapos ECQ na naman, daming postponed projects and canceled gigs. So that's true, ECQ na naman. Anyways, yun. Help me share these opportunities. Okay? Salamat. I appreciate you guys. And till next lesson talaga yun. Yeah. Thank you. Bye-bye.